Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Maagang umalis si na Christopher at Jasmine sa kanilang paaralan. Parehong nag-aaral sa pampublikong kolehiyo ang dalawa sa bayan. Inimbita si Christopher ng kaibigang si Jasmine upang dumalo sa kaarawan ng ina nito. Bumiyahe ang dalawa sakay ng motor ni Jasmine. Ilang oras ba ang biyahe papunta sa bahay niyo, Jas, kapag nakamotor? Tanong ni Christopher kay Jasmine habang seryoso ang kaibigan sa pagmamaneho. Medyo malayo-layo ito sa paaralan natin, mga 30 minutes. Sagot ni Jasmine. Malayo-layo na ang kanilang nararating. Nakatuon ang atensyon ni Jasmine sa kalsada kung kaya't hindi niya ito iniistorbo. Kampante lang si Christopher habang nakabackride. Aliw na aliw siya sa mga nagtataasang puno sa magkabilang panig ng kalsada. Panay ang tingin niya sa mga puno na parabang sinusukat ang taas ng mga ito. Jas! Daan-daan lang sa pagmamaneho, baka mapaano pa tayo eh. Sigaw niya sa kaibigan nang maramdamang bumibilis ang pagpapatakbo nito sa motor. Pero hindi siya nito pinansin. Seryoso lang itong nagpapatakbo ng motor. Mas lalo pang binilisan ng kaibigan ang pagmamaneho. Napayakap siya ng mahigpit sa bewang ni Jasmine dahil sa takot. Wala siyang suot na helmet kaya kabado siya. Hindi rin siya sanay sa motor pero may tiwala siya sa kaibigan kung kaya't umangkas siya rito. Gusto niyang isubsob ang mukha sa likod ng kaibigan upang maibsan ang takot sa bilis nitong pagmamaneho. Pero iniisip niya na baka magalit ito. Kumapit na lang siya ng mahigpit sa bewang at halos pigilan niya ang paghinga. Maya-maya ay naramdaman niya na nag-ekis-ekis na ang takbo ng kanilang motor. Oh, Jas! Ano bang nangyayari? Tanong niya pero wala siyang nakuhang sagot. Nangatog na ang kanyang mga tuhod at pinagpapawisan ng malamig. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Jas sa pagmamaneho ng mabilis na parabang nakikipagkarera. Napansin ni Christopher na panay ang tingin ng kaibigan sa side mirror kung kaya't napatingin na rin siya. Doon niya lang nakita ang nakasunod na motor sa kanila. Tila gusto silang digitan ng driver nito. Maya-maya ay gumigewang-gewang na ang takbo ng motor na nakasunod sa kanila at kalaunay bumangga ito sa malaking puno. Tumilapon ang sakay nito malapit sa kanila. Agad na inihinto ni Jasmine ang kanilang motor sa gilid ng kalsada. Mabilis silang bumaba. Agad namang kinuha ni Jasmine ang suot na helmet at seryosong sinulyapan ang tumilapon ang sakay ng motor. Halos hindi naman makagalaw si Christopher dahil sa pangangatog ng kanyang tuhod. Halos mapaload siya dahil sa panghihina nito. Napatingin siya sa paligid at napansin na walang bahay sa lugar na hinintuan nila. Puro puno lang ang makikita. Dahan-dahan siya lumingon sa likuran para tingnan ang kalagayan ng sakay ng nakasunod sa kanila. Pinagpapawisan siya at namumutla. Halos hindi na rin siya makapagsalita ng maayos dahil sa nakakakabang eksena. Napanganga siya at nanlaki ang mga mata nang makita ang lalaking nakahandusay sa gitna ng kalsada. Nawasak ang motor ng lalaki at nagkahiwa-hiwalay ang mga parte nito sa kalsada nang pasadahan niya ito ng tingin. Nabiyak din ang helmet ng lalaki nang tumilapon nito. Nakita niyang dugong umaago sa kalsada mula sa ulo ng lalaki. Hindi niya nakayanan ng ganung eksena kung kaya't tuluyan na siyang napaluhod. Silang tatlo lang ang naroon at hindi niya alam kung kanino sila hihingi ng tulong. Dito na niya naunawaan kung bakit ganun na lang kabilis magmaneho si Jasmine. Diyan ka lang, Chris. Lalapitan ko lang siya at aalamin kung buhay pa ba. Lumakad si Jasmine palapit sa lalaking nakahandusay. Teka! Sandali lang, Jas! Halos bulong na lang ang kanyang pagsasalita dahil mas nangingibabaw ang kabog ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang pigilan ang kaibigan pero nagpatuloy lang ito sa pagakbang. Mula sa kanyang pwesto ay nakita niyang inilipat ni Jasmine ang dalawang daliri sa leeg ng lalaki upang pulsohan ito. Maya-maya ay lumingon ito sa kanya at umiling-iling. Nagsimulang mangilid ang luha ni Christopher at napatakip na rin ang bibig. Patay na siya? Bulong niyang sabi. Tumalikod si Jasmine sa kanya kaya hindi niya alam ang ginawa nito sa lalaki. Napayuko na lang siya at nagpatuloy sa pagikbi. Maya-maya
ay naramdaman niya ang presensya ng kaibigan sa kanyang tabi. Maluha-luha niya itong tiningnan. Hindi siya sanay sa ganoong sitwasyon. Takot nga siya sa dugo at sugat at nang malamang nakapatay sila ay parang guguho na ang kanyang mundo. Jas, anong gagawin natin? Yung lalaki, iiwan ba natin siya? Kailangan nating humingi ng tulong. Hindi natin siya pwedeng iwanan. Baka maisalba pa siya. Mabuti pa dalhin na natin siya sa ospital. Nangangatog niyang sabi. Huwag ka mag-alala, Chris. Wala naman nakakita sa nangyari at hindi natin kasalanan kung bakit siya namatay. May masama siyang balak sa atin, kaya nararapat lang yan sa kanya. Sige na, tahan na. Kumalma ka na. Hinagod ang kaibigan ng kanyang likod para pagaanin ang pakiramdam. Hindi siya makapaniwalang masyadong kampante ang kanyang kaibigan kahit nakapatay sila ng tao. Bakit parang hindi ka apektado? Napatay natin siya, Jas! Hindi natin siya napatay, Chris. Naaksidente siya. Tara, umalis na tayo rito. Sumakay na sa motor ang kaibigan habang nakatingin lang siya dito. Halika na, angkas na. Ayapan ito sa kanya. Iiwanan talaga natin siya? Hindi. Hahanap tayo ng tulong sa bandang unahan. Walang tutulong sa atin dito dahil wala namang mga tao o bahay. Bagya siyang nakampante dahil sa sinabi ng kaibigan pero hindi pa rin siya ganoon kakumbinsido. Naglakad na siyang palapit sa motor para umangkas. Napansin niya ang itsura ng kaibigan. Jas, may dugo sa gilid ng labi mo. May sugat ka ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Mabilis namang pinahin ni Jasmine ang dugo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ha? Wala ito. Huwag ka mag-alala. Natalsikan lang ako ng dugo nang kunin ko ang bonnet ng lalaki para makita ko yung kanyang muka at mamukaan ko siya. Siya yung lalaking wanted sa pangingidnap at pangohold up ng mga kababaihan. Malas lang niya at tayo pang biniktima niya. Sagot nito sa kanya. Marami pa sana siyang itatanong dahil lalo siya nag-iisip sa tanong ni Jasmine. Pero sinabihan na siyang nitong umangkas na. Ipinagsawalang bahala na lang niya muna ang sumasagi sa isipan sapagkat ayaw niyang pag-isipan ito na masama. May tiwala naman siya sa kaibigan at alam niyang hindi ito gagawa ng hindi mabuti. Nagpatuloy sila sa biyahe pero hindi pa rin siya mapakali. Iniisip niya ang nangyari sa lalaki. Naawa siya pero sa kabilang banda ay may parte ng isipan niyang nagsasabi na mabuti lang yun dahil masama siyang tao. Pilit niyang inaalis sa kanyang isipan ang naganap pero hindi niya magawa. Tila nakabaon kagad sa imahinasyon niya ang itsura ng lalaki nang iwan nila ito. Maya-maya ay inihinto ni Jasmine ang motor sa tapat mismo ng waiting shed na kanilang nakita. May isang motor na nakaparada sa gilid at isang lalaking nakaupo sa waiting shed. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kanila. Ma'am, may problema po ba yung motor niyo? Tanong nito na makitang tinitingnan ni Jasmine ang tangke ng kanyang motor. Huminto ang dalaga sa ginagawa at binalingan ang tingin ng lalaki. Naubusan yata ako ng gasolina. Kuya, malayo pa yung biyahe namin eh. May malapit po bang gasolinahan dito? Balik niyang tanong sa lalaki at bahagyang ngumiti. Nako ma'am, malayo po rito yung gasolinahan. Pero kung gusto niyo po, iaatid ko kayo sa lugar na gusto niyong puntahan. Alok nito na sinangayunan naman ni Jasmine. Sige po kuya, magkano po ba yung pamasahe patungo sa sentro ng Baryo Magdalena? Tanong ng lalaki at kinuha ang pitaka. Sigurado ba kayo na sa Baryo Magdalena kayo tutungo ma'am? Gulat na tanong ng lalaki nang marinig ang sinabi ni Jasmine. Humarap si Christopher sa lalaki at tinanong niya ito. Bakit po kuya? May problema po ba dun sa baryong yon? Hindi naman agad nakapagsalita ang lalaki nang makita nitong masamang nakatingin sa kanya si Jasmine. Nako, huwag mo nang intindihin ang sinabi ni kuya, Chris. Malayo kasi ang sentro namin kaya nagulat siya. Huwag ka mag-alala dahil mababait ang mga tao roon. Pagpapanatag nito sa loob ng kaibigan, sabay-akbay pa sa balikat. Maghanap na lang po kayo ng ibang masasakyan, ma'am. Aalis na po ako. Mabilis na sabi ng lalaki at dali-daling umangkas sa kanyang motor, ngunit nilapitan siya ni Christopher at nagmakaawa. Sige na po kuya, maawa na po kayo sa amin.
Sa sentro lang naman kami magpapahatid eh, at pagkatapos ng sadya namin ay uuwi rin kaagad kami. Kailangan namin humingi ng tulong dahil may naaksidente na lalaki dun sa kalsada. May halong lungkot ang boses niya kapag kinakausap ang driver. Umaasang maaawa ito sa kanila. Tama kuya, kailangan tulungan yung lalaki na naaksidente. Biglang singit ni Jasmine sa usapan ng dalawa. Sandali lang ha, naiihi kasi ako eh. Pagpapaalam niya at pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang damuhan at doon nagkubli. Pagkaalis ni Jasmine ay sandaling napaisip ang driver sa sinabi ni Jasmine. Mababa ka sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagkabahala. Bakit ba naaksidente yung lalaki? Tanong ng lalaki kay Christopher. Inahabol po kasi kami. Kaya lang, sa kakaiwas po namin ay sumalpok sa puno ang motor na minamaneho niya. Kailangan po siyang madala kagad sa ospital. Pero wala kami mahinga ng tulong eh. O sige, papayag ako na ihatid kayo sa pupuntahan niyo. Pero hindi ako pwedeng abuti ng gabi ha. Ho? Eh bakit po? Ano po bang meron sa baryong yun? Tanong ni Christopher. Ang baryong yun ay pugad ng mga aswang. Kaya walang nagpupunta doon dahil takot silang makatay at mabiktima. Kaya payo ko lang sa iyo ha. Huwag kang masyado magtitiwala sa kaibigan mo. Lalo na't hindi mo pa siya kilala ng lubusan. Ha? Totoo bang sinasabi niyo kuya? Eh hindi naman po siguro ako sasaktan ni Jasmine no. Mabait naman po siya sa akin. At katunayan nga eh, best friend ko po siya. Pagtatanggol nito sa kaibigan, hindi rin siya naniniwala na masama si Jasmine. Hindi naman siguro siya aswang. Tumangot-tango na lang ang lalaki sa sinabi ni Christopher. Eh sana nga, basta sinabihan na kita ha, mag-iingat na lang kayo roon at tatandaan nyo, kailangan mong makaalis ng lugar na yon bago mag-alas 6 ng gabi. Kinabahan si Christopher nang marinig ang bili ng lalaki. May gusto pa sana siyang itanong ngunit bumalik na si Jasmine at masama ang tingin nito sa lalaki. Hindi magawang tingnan ni Christopher ang kaibigan dahil naiilang na siya rito pero hindi rin niya pinahalatang may nalalaman siya tungkol sa baryo nila. Sumakay ang dalawa sa motor ng lalaki matapos na ikadena ni Jasmine ang kanyang motor sa poste ng waiting shed. Nanatili lang silang tahimik sa biyahe. May bumabagabag na katanungan sa isipan ni Christopher. Kung totoo nga bang aswang ang kanyang matalik na kaibigan, napaisip din siya kung maniniwala ba siya sa sinabi ng driver nila. May bumabagabag na katanungan sa isipan ni Christopher. Kung totoo nga bang aswang ang kanyang matalik na kaibigan, napaisip din siya kung maniniwala ba siya sa sinabi ng driver nila. Pero sumasagi rin naman ang ideyang baka tinatakot lang siya nito. Habang nasa biyahe sila, ay napansin ni Christopher ang dinaraanan nila. Pasikip ng pasikip ang kalsada at puro punong kahoy ang mga nasa gilid nito. Natatakpan ng mga sanga ang sinag ng araw kung kaya't parang gumagabi na sa daan dahil lumililim na ang paligid. Maya-maya ay nakarating na sila sa sentro ng baryo. Inihinto ng lalaki ang motor sa gilid. Pagkababa pa lang nila sa motor ay napansin na ni Christopher ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanila. Sandali lang ha. Sabi ni Jasmine sa kanila. Oh, bakit? Saan ka pupunta? Tanong naman ni Christopher sa kaibigan. Itinuro ni Jasmine ang barangay hall. Ire-report ko lang yung lalaki na aksidente para maging kampante na tayo. Lumapad ang ngiti ni Christopher dahil sa sinabi ng babae. Biglang nawala ang pag-iisip niya na aswang ito. Pero kinakabahan naman siya sa mga taong nakatira sa baryo. Kuya, sama mo na lang ako ah. Para may kasama ako mamaya pag uwi. Parang kinakabahan na ako magpaiwan eh. Pakiusap niya sa lalaki pagkaalis ni Jasmine. Ilang minuto ring nag-isip ang lalaki sa pakiusap niya. O sige, sasamahan kita pero aalis din tayo kagad ah. Maaga pa naman eh. Sagot ng lalaki pagkatingin sa kanyang rilong suot. Nakahinga na maluwag si Christopher nang pumayag ang lalaki sa alok niya. Matapos ang ilang minuto ay bumalik na si Jasmine. Iwanan niyo na lang yung motor dyan, hindi naman yan mawawala eh. Hindi naman malikot ang mga kamay ng mga tao dito. Tara na sa bahay, lakarin na lang natin, total malapit lang naman yon. At sumama ka na rin nga pala kuya, total birthday naman ng mama ko. Eh, iniimbitahan na rin kita. Pagpapasalamat ko na rin dahil sa paghahatid mo sa amin.
Paliga-liga si Christopher sa paligid habang naglalakad sila. Bilisan niyo! Tawag ni Jasmine sa kanila dahil nauna na ito sa paglalakad. Dali-dali namang sumunod si Christopher dahil kinikilabutan na rin siya sa lugar na yon, lalo na sa paraan ng pagtitig ng mga tao sa kanilang dalawa. Pakiramdam nila ay kinakatay na sila ng mga ito. Ako nga pala si Brando, tagakabilang baryo lang ako. Ikaw, anong pangalan mo at saan ka ba nakatira? Bakit ka ba sumama sa kanya? Sunod-sunod na tanong nito kay Christopher. Ho, Christopher po at nakatira ako sa poblasyon. Sagot niya. Patangu-tangu naman si Brando na pinapalis ang nararamdamang kaba sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Christopher. Maya-maya ay nakarating na sila sa labas ng bahay ni na Jasmine. Kaagad naman silang pumasok at binati mga magulang ng dalaga. May isa rin batang lalaki na sumalubong sa kanila at titig na titig kay Christopher. Tumutulo ang laway nito at nanlilisik ang mga mata. Ate, pasalubong po ba sila? Tanong ng bata pagkapasok pa lamang nila sa loob. Hindi, Lito. Mga kaibigan ko sila. Sagot ni Jasmine sa kapatid at nilingon nito ang kaibigan. Pasensya na ha. Kapag kasi may kaibigan akong isinasama dito, akala nyo ay kalaro. Ganyan talaga yan. Pagpasensya nyo na lang. Late bloomer kasi siya eh. Tumangu-tangu naman si Christopher sa sinabi ni Jasmine. O paano? Dito lang muna kayo sa sala at tutulungan ko muna si mama sa kusina. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakahanda na yung mga pagkain. Kayo lang talaga ang bisita namin. Eh, okay lang yun. Tinanguan ng dalawa si Jasmine at umupo sila sa bangko na gawa ng pinaghalong kahoy at kawayan. Naging malikot ang mga mata ni Christopher. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng bahay. Simple lang ito at may dalawang kwarto. Sinundan niya ng tingin ng batang lalaki na biglang pumasok sa ikalawang kwarto. Hindi sinarado ng bata ang pinto kaya nakita niya ang patak ng dugo sa sahig ng loob ng kwarto. Labis ang kanyang pagtataka kung bakit may dugo sa sahig. Maya-maya ay nakita niya ang bata na may kagat-kagat na bituka. Dinidilaan pa nito ang dugo mula sa siko patungo sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Christopher sa kanyang nasaksihan. Ang marahan at mabigat na paghinga ay napalitan ng mabilis at malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Pinagpapawisan siya ng malamig at namumutla. Nang lingunin niya si Brando, ay nakita niyang nakatitig din pala roon ng lalaki. Kuya, nakikita mo ba yung nakikita ko? Kinakabahang tanong niya rito. Huwag kang magpahalatang natatakot ka. Sasabihan lang natin ang trip nila. At huwag kang mag-alala sapagkat palagi akong handa. May dala akong pangontra sa aking bulsa at hindi nila tayo magagawang saktan. Kinapa nito ang kanyang bulsa at mahigpit na hinawakan ng isang supot. Sandaling natahimik si Christopher sa sinabi ni Brando. Ngayong araw na ito ay malalaman at mapapatunayan ko kung aswang ba sila. Saad ni Christopher sa isip. Maya-maya ay biglang sumama ang pakiramdam niya dahil sa kakatingin sa kapatid ni Jasmine. Biglang bumaliktad ng kanyang sikmura na parabang kabababa lang sa roller coaster. Dali-dali siyang nagpaalam kay Brando at nagtungo sa kusina. Pagkahawi niya sa kurtina ay nakita niya si Jasmine na natataranta at dali-daling tinakpan ng isang kaldero. Chris, anong ginagawa mo dito? Nagugutom ka ba? Tanong niya na ikinukubli ang kaba at pagkataranta sa biglang pagpasok ni Christopher. Nasa ba yung banyo niyo, Jas? Sumakit kasi yung tiyan ko eh. Para ba akong nasusuka? Tanong niya. Yun ba? Doon sa likod ng bahay. Nakahiwalay kasi yung banyo namin sa bahay eh. Halika, samahan na kita. Alok nito at lumabas silang dalawa sa pintuan ng kusina patungo sa likod bahay. Itinuro ni Jasmine ang banyo. Dyan lang yung banyo. O paano, maiwan na kita ha? Babalik ako sa kusina. Ha? Sige, salamat. Pumasok si Christopher sa loob ng banyo. Nang makapasok ng banyo, ay napatigil siya dahil may naamoy siyang masangsang. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng banyo. May nakita siyang tatlong balde na nakahilera. Ang isa ay imbakan ng tubig at ang dalawa ay may takip. Ano kaya ang laman ng mga balding ito? Parang dito nanggagaling yung masamang amoy ah. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang ilong
habang nilalapitan niya ang mga balde. Patapang naman ang patapang ang amoy na nagmumula rito. Nang nasa harap na siya ng balde, ay buong tapang niyang binuksan ang takip ng unang balde at tumambad sa kanya ang mga laman loob na laman nito. Mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam at hindi na maipinta ang kanyang mukha sa pandidiri. Gustong magwala ng kanyang buong sistema nang makita ang laman ng ikalawang balde. Putol-putol na mga katawan ng hayop ang naroon, pero may nakita siyang kamay at binti ng tao na naaagnas na. Gusto niyang sumigaw ngunit hindi niya magawa. Napahawak siya sa kanyang bibig at tahimik na napahikbi. Dali-dali siyang lumayo at umupo sa kabilang sulok ng banyo. Hindi siya gumagawa ng anumang ingay sa loob dahil ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang natuklasan. Katapusan ko na kapag sumigaw ako. Tama si Kuya Brando. Hindi sila mga tao. Papatayin nila kami. Bulong niya. Labis ang kanyang pagsisisi kung bakit hindi siya naniwala agad kay Brando. Nanatili siya sa banyo ng ilang minuto. Nag-iisip siya ng paraan kung paano kaya sila makakatakas sa lugar na yon nang may biglang kumatok sa pinto. Chris, tapos ka na ba dyan? Halika na't kakain na tayo. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Tawag ni Jasmine sa kaibigan. Nang marinig niya ang boses ni Jasmine, ay dali-dali siyang tumayo at naghilamos upang pakalmahin ang sarili. Andiyan na, sandali lang! Sigaw niya pabalik sa kaibigan. Dali-dali niyang ibinalik ang takip ng balde at pagkatapos ay binuksan ang pintuan at pinilit ipakita ang itsura na parang walang nangyari. Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Paghingi niya ng paumanhin dito, pero hindi sa kanya natuon ang atensyon ni Jasmine kung di sa nakaawang na takip ng balde. Hindi niya ito naisarado ng mabuti dahil sa pagkataranta at pagmamadali. Mauna ka na sa loob. Magbabanyo lang ako sandali. Sabi ni Jasmine sa kaibigan. Sobrang kabado na si Chris dahil sa inasta ni Jasmine. Bahagya siya nitong itinulak palabas at dali-dali itong pumasok sa loob ng banyo. Nagmamadali naman bumalik sa loob ng bahay si Christopher. Kaagad niyang hinagilap si Brando. Oh, ayos ka lang ba? Bakit ka namumutla? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Nang makita ni Christopher na nakatingin sa kanya mga magulang ni Jasmine, ay kaagad naman siyang nagsalita. Ha? Oo, ayos lang ako. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko kaya namumutla ako. Pagsisinungaling niya at naupo na uli sa tabi ni Brando. Ano bang nakain mo at sumama ang pakiramdam mo? Palihimpang kumindat si Brando kay Christopher kung kaya't nalaman nito na sinasakyan ng lalaki ang sinabi niyang dahilan. Ang totoo, nalipasan yata ako ng gutom eh. Tugon ni Chris. Tita, may mainit po ba kayong tubig? Tanong ni Brando sa nanay ni Jasmine. Para po guminhawa yung tiyan ni Christopher. Tamang-tama at may dala akong asin. Makakatulong ito kay Chris kapag ininom niya ang mainit na tubig na may halong asin. Dugtong pa ni Brando. Wala kaming mainit na tubig dito. Paikling sagot ng babae na mababaka sa kanyang mga mukha ang takot sa asin ng ilabasyon ni Brando mula sa bulsa. Kumuha si Brando ng ilang butil ng asin at binudburan niya ang mga putahing nakahain sa kanilang harapan. Lalagyan ko lang ng kaunting asin ang putahe niyo, te, ha? Tingin ko kasi kulang ito sa asin eh. Sabi pa niya. Nakatingin lang si Christopher sa ginagawa ni Brando. Pero mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa damit ng lalaki. Kitang-kita niyang namutla ang ina ni Jasmine dahil sa ginawa ng lalaki. Ala, bakit po parang namumutla kayo? Painosyente pang tanong ni Brando. Halos mautal naman sa pagsasalita ang mga magulang ni Jasmine at kita ring natatakot silang lumapit kay Brando dahil sa asin na hawak nito. Allergic kami sa asin eh. Huwag kang aalis sa tabi ko ah. Mahinang bulong ni Brando na sakto lang upang marinig ni Christopher. Kinakabana si Christopher dahil wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng kasamang lalaki. Grabe ang init dito sa loob. Labas lang muna kami ah. Hinawakan ni Brando ang kamay ni Christopher at hinila palabas ng bahay. Habang humahakbang sila ay pasikretong inihulog ni Brando ang mga butil ng asin sa sahig upang hindi makalabas ng bahay ang pamilya ni Jasmine at hindi sila masundan. Jasmine! Tumataka sila!
Rinig nilang sigaw ng ina nito. Galit na galit ang mga magulang ni Jasmine dahil sa ginawa ni Brando. Mauna ka na sa motor, Chris. Susunod ako sa iyo habang sinasabuyan ko sila ng asin. Sigaw nito. Kumuha pa ulit siya ng asin at inihagis ito sa labas ng bahay ni na Jasmine. Bilisan mo, kuya! Andiyan na sila! Malakas na sigaw ni Christopher kay Brando. Takot na takot siya nang makita ang mga kapitbahay ni na Jasmine na nagpalit ng anyo bilang aso. Mababangis na ang mga ito at nakahanda na itong umatake sa kanila. Mabilis tumakbo si Brando papalapit sa motor. Iniabot niya kay Christopher ang supot ng asin. Kinabahan ng binata na baka hindi sila makauwi ng buhay. O may aswang na lalapit, sabuyin mo ng asin. Utos ni Brando sa kanya. Pinandar ni Brando ang motor at mabilis na pinaharurot. Nakita ni Christopher si Jasmine na nagpalit ng anyo bilang uwak ng lingunin niya ito. Tumukot siya ng asin at sinabuyan nito ang uwak nang makita niyang pabulusok itong bababa sa kanila. Umusok ang mga pakpak nito nang matamaan ng asin at bumagsak sa damuhan. Nanginginig ang mga kamay ni Christopher habang sinasabuyan ng asin ang mga asong aswang. Sari-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Takot, kaba at higit sa lahat, pagsisisi kung bakit hindi siya agad naniwala kay Brando. Maya-maya ay napasigaw siya nang makita ang tatlong dambuhalang aso na nakasunod pa rin sa kanila. Nahihirapan na siya sa pagsaboy ng asin dahil nakayakap ang isa niyang kamay sa bewang ng lalaki. Inilagay niya ang asin sa gitna ng kanyang mga hita at inipit doon ang supot. Muli siyang dumakot ng asin at isinaboy ito patalikod. Patuloy siya sa pagsaboy hanggang sa maubos na ang asin. Kuya, wala na tayong asin. Anong gagawin natin? Tarantang tanong niya kay Brando. Kumapit siya ng mabuti sa bewang ng lalaki upang hindi siya mahulog. Maya-maya ay napasigaw siya nang makita ang isang uwak na lumilipad sa itaas. Tumingla rin sa itaas si Brando at nakita nito ang isa pang malaking uwak. Nang makitang pabulusok ito sa kanilang direksyon ay mas lalong nataranta si Christopher. Napasigaw ito at muntikan ng mahulog nang tukain ng malaking uwak ang kanyang balikat. Napapikit ito at pilit na ininda ang sakit. Gustuhin man niyang tingnan ang sumusunod sa kanila ay hindi niya magawa dahil mabilis ang pagpapatakbo ng motor. Hindi siya bumitaw sa pagkakayakap kahit ramdam na ramdam na niya ang pagod at panginginig ng buong katawan. Pareho silang kinakabahan pero nilalakasan lang nila ang loob. Nakatuon lang ang paningin ni Brando sa kalsada habang nagmamaneho. Isinigad niya ang pagpapatakbo sa motor upang makalabas na sila sa baryo. Nang marating nila ang main road, ay bahagya na silang nakahinga ng maluwag. Hindi na tayo hahabulin dito, saad ni Brando. Bakit kuya? Tanong ni Christopher. Itinuro sa kanya ang malawak na lupain. Nakita mo yung malawak na lupain na yan? Oo, ano yan? Sinadyayan na taniman ng mga bawang na may-ari ng lupa. Alam niya kasing sa liblib na baryo naninirahan ng mga aswang. Para hindi sila makapambiktima sa lugar na ito, nagtanim sila ng pangontra. Eh bakit nakakalabas si Jasmine? Tanong pa ni Christopher. Nakakalabas pero mahina lang siya. Nang makarating sila sa lugar kung saan nadisgrasya ang lalaki, ay wala na roon ang biktima. Nasa isipan ni Christopher na maaaring nasa morgue na ito. Dinala ni Brando si Christopher sa pinakamalapit na ospital. Ginamot ng doktor ang mga sugat niya at pagkatapos ay binigyan ng reseta para mabilis itong gumaling. Inihatid siya ni Brando sa kanilang bahay dahil wala siyang ibang masasakyan. Nagpasalamat siya ng marami sa lalaki dahil sa pagligtas sa kanyang buhay. Ikinuwento ni Christopher sa kanyang mga magulang ang lahat ng nangyari. Dito rin niya nalaman na ang baryong yon ay kinatatakutan ng lahat at walang sino man ang nagtangkang pumasok dito dahil kuta ito ng mga aswang. Dahil sa pagpunta ni Christopher sa lugar na yon ay napagalitan pa siya ng nanay niya. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin matanggap ni Christopher na isa palang aswang ang kanyang matalik na kaibigan. Doon niya napagtanto ang lahat kung bakit ilag itong pag-usapan ng tungkol sa mga aswang dahil isa rin pala siya sa mga lahi nito. Doon rin niya naalala ang dugong nasa labi ni Jasmine na maaaring galing ito sa naaksidenteng lalaki.
pero hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Jasmine sa lalaki. Sinadya kaya ni Jasmine na maaksidente yung lalaki? Tapos binalikan niya nung nagpaalam siyang uiihi? Nawala na kasi yung lalaki sa kalsada kung saan siya naaksidente. Ay, ang gulo ng utak ko. Yoko na ngang isipin. Napasabunot na lang siya sa buhok dahil sa kakaisip. Mabuti na lang talaga ay hindi ako iniwan ni Kuya Brando. Ilang buwan nang dumaan, hindi na muling pumasok si Jasmine sa kanilang paaralan. Huminto ito sa pag-aaral lang hindi nagpapaalam. Ang pamilya ni Christopher lang ang tanging nakakaalam sa tunay na dahilan. Inilihim nila ito sa lahat. Ang mahalaga ay ligtas siya at walang masamang nangyari sa kanya. Wakas.